Good day mga karambol. So, continuation na to ng videos natin. Ano? So, gusto kong ma-share na rin also yung pag-buy ng cards natin. So, bibili ako ngayon ng card dahil nag-buy tayo ng DC using Hive from Binance. Anak sa mga tayo nagagawin is yung pagbili ng card sa market. So, ito guys, may napili na ako eh. Pero common lang yung card. Pwede naman sa rare or epic, kaso guys, ang mahal. Sip nyo naman guys, $100 nyo. English 76. Ubus yung DEC natin yan guys. Kaya naman, pero I think hindi naman na... hindi naman na sulit dun sa price. Tapos yung lab sa pagdaro natin. I think hindi susulit yung mga attacks na yan. Eh. Ito guys, okay pa to. Ito nga... rare na to. Rare card na guys. Kasi gamit naman palagi sa deck splinter. Pero pagdating kasi sa mga small mana cups guys, mas okay sa akin ha. Mas okay ako dito sa undead rex na to. Or sa nightmare guys. Kasi itong nightmare, meron siyang additional damage. So every time na nag-hit siya sa card ng kalaban niya, meron pa siyang another damage sa second card, sa susunod na card. So, kunyari, tinira niya yung first card. Meron pa siyang isang hit dun sa second card. Yun naman ang agandahan nun. And then, itong Undead Rex, meron na ako na ito before, pero hindi siya gold. So, kasi ang ini-aim po ngayon is yung puro gold cards. Kasi nga, time to time, tumataas yung value niya guys eh. Kasi naadagdag siya ng power at yung power tsaka yung DC natin doon nagbabari yung pagtaas ng SPS natin sa airdrop based sa observation ko guys ha. Ngayon ito undead rex kasi kaya ako naman ito napili kasi ang taas ng hit niya kay Fisher o yung tatag critical hit niya 5 agad. Kumbaga kung ang buhay ng isang card is kunwari ito 10 na 2 tapos hinit ng undead rex kain agad yan guys. So even kaya mag 5 mag 4 ka na lives ubus agad yan or 6 one hit agad yan guys or one hit tapos may isa pang titirang card natin ubus agad yan. Ito guys okay din tong minotaur, undead minotaur kasi ito nagdo-double attack siya sa isang card. So kung itong unahin yung card, first card ninyo to parang tank, twice siyang titira bago susunod yung isa pang titira sa card mo. So kunwari ang attack niya is 2 and then yung buhay ng kalaban mo is 4, ubus agad yun guys, panalo agad. Pero mas okay to sa akin itong undead rex. Ito lang guys sa dalawa kasi yung value niya na $7 is sulit na para dun sa function or yung sa skill niya na kumbaga double kill to guys eh. Double kill siya. Pero yung attack niya na 2 lang hindi agad nakakakain ng ano ng cards. So best possible pang makasurvive yung kalaban natin. So ito na lang guys ang kukunin ko. Tsaka mataas yung value niya. So siguro months na dumating pa mas higit pa yan guys, possible mag $10 pa yan. So yun nga guys, naririnig nyo na yung curfew natin. Ayan guys, so buy lang natin using DEC, pwedeng credits pag binayman through credits. Magpag binayman patlinik mo yan, nalabas din yung PayPal. So kung meron naman kayong PayPal tsaka kung verified kayo, okay naman yun guys. So verified naman ako dito nung umpisa kaya meron na tayong laman dito guys. So, ngayon kasi nagtataka ako bakit hindi niya tinatanggap, ayaw na ng pera guys, gusto DEC na lang. Anyway, buy na natin to guys. And guys, yung value pala, so sa $8, 1,641 DEC. So, okay na lang natin yun.
kasi makukuha rin naman natin agad yung DEC na yun, guys, kung maganda yung card natin. Kumbaga sa value ng DEC tapos versus sa value ng SPS, patas na tayo dun, guys. Ngayon kung time to time tayo naglalaro, time to time din tayo nag-gain ng DEC. So ayun nga, guys, ha, do your own research din, hindi rin to financial advice. Baga it's a sharing lang ng ideas, tsaka nung, ito nga, nung game, kung ano ba yung mga ganap. So guys, nabawasan na tayo ng malaki-laki, ano, may 4,000 lang DEC natin. So, ang plano ko ngayon is, yun nga, tuloy nga nasabi ko, guys, na epekto kasi yung value ng DEC doon sa ating value ng SPS airdrop. So kung mas mataas yan, guys, mataas ang DEC natin, guys, mataas din yung magiging value ng SPS natin. Guys, diba, hindi ko na tinitingnan. Mas na lang dito, G, 7-12, true na lang, guys. Ayan, pero pag-closing ulit, guys. Push muna natin. So, ayan, guys, nag-verify lang tayo, no? Complete. So, ayan, guys, yung mga nilalabas ko naman na pera dito is, ano naman yan, tinubo ko lang doon sa mga sinugal kong coin, token, na tumubo. So, jackpot lang tayo. So, hindi ganun kasakitan yan, guys. Kaya nga, like what I always say, kung maglalaan kayo ng time doon sa tama, sa right way, pagdaanan niyo yung mga dapat paglaanan ng oras. Huwag yung hindi kayo sigurado. So yun, guys, mag-wait na lang tayo, no? So katulad kanina, medyo it takes a minute bago pumasok. Then saan natin makabili ulit tayo ng DEC. So wait lang natin, guys. Kung mabuti naman tayo, guys, ng oras natin, kasi we have 2 minutes na lang para sa ating oras. Gusto ko pa sana masubukan natin yung card na natin na nabili. Pero hindi tayo ubutin ng oras. So next video na rin, guys, for next quest natin, doon ko na ipapasok itong gameplay ng bago nating card, which is yung undead Rex nga natin. Ayan, guys, pumasok na. So hindi pa nga lang siya nag-reflect. Okay, guys, meron pa tayong 1 minute and 20 seconds, no? Laban na natin yun, guys. So, 20.007. Umlik na bagay yan, guys, dahil pag tumaas ang value ng mga yan, wala yung rest assured, tataas yan, guys. Kasi kung ako o tayo katulad natin na tumatangkilik sa ganitong laro, talagang tataas yan, guys. So yun, guys, maubos yung oras natin, guys. Thank you sa time at saka sa panonood. So sana, ayaw kong sabihin sana, guys, no? Please, yun na rin mag-please. hit like para naman ma-notice ko na talagang nagugustuhan niyo yung video natin, and naka-share tayo ng ideas para din sa mga baguhan dito sa ating game. At yun, guys, marami tayong ways of earnings, so may pag-asa kahit nasa bahay lang tayo kung nakita tayo, guys. Okay, thank you, Karambol.